Kamusta natin na lagay sa pinakamalaking barangay sa bansa? Live mula sa Barangay Bagong Silang sa Caloocan, nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Jenny, good morning. Kamusta yung botohan dyan? Gretchen, good morning. Alas 5 pa nga lang ng umaga, nagtungo na dito sa Barangay 176, Caloocan. Itong ating mga matatanda, senior citizen at mga PWD para sana maagang makaboto at makauwi ng maaga. Lalo't itong Barangay 176, yung top 1 barangay na may pinakamaraming mga botante na aabot sa 90,209 voters. Pero ang nangyari, pahirapan inaabot ng isa hanggang 2 oras bago mahanap nila ang kanilang mga pangalan. Napaiyak na lang at napakamot ulo ang ilang senior citizen na aming nakausap dito sa Bagong Silang Elementary School. Si Lolo Alfredo de Guzman, 73 years old, alas 5 pa lang ng umaga, hinanap na yung kanyang presinto. Binigyan naman siya ng polling precinct number, pero isang oras na yung inabot, akyat baba na siya sa mga gusali, di pa rin mahanap yung kanyang presinto. Maya-maya, napaiyak na siya sa pagod, pero di daw siya uuwi nang di nakaboto. Ang mag-asawang senior namang ito, napaupo na lang sa gilid. Gulong-gulo na raw sila dahil wala sa dating presinto yung kanilang mga pangalan, kundi nasa ibang paaralan. Ang masaklap, kailangan pang itulak ni Lolo Fernando ang asawa niyang naka-wheelchair para sana makaboto. Ang nangyari kasi dito, although may nakalaan na polling precinct para sa mga senior, PWD, buntis, sa first floor na mga gusali, pero kung wala naman doon ang pangalan mo, ang mangyayari, pupunta sila dito sa covered court, magtatanong ng ilang kanilang presinto na yung iba makikita pa sa second or third floor. Kaya Gretchen, ipakita natin yung sitwasyon dito sa covered court, no? Nakalaan dito, may mga upuan naman para sa mga senior citizen. Mangilan-ngilan lamang to kumpara doon sa dami niya mga senior citizen na nakita natin kanina na talagang hinahapon na raw sila sa akit baba panaog sa paghahanap ng kanilang mga polling precinct sa third at second floor nitong gusali, lalo't malaki itong Bagong Silang Elementary School. Pakita din natin, Gretchen, no, itong pila dito sa loob ng covered court. Hindi po yan pila ng mga ayuda, kundi pila po yan ng mga kapatid natin na hinahanap yung kanilang polling precinct number dahil nga sa dami na rin ng mga botante dito sa Bagong Silang Elementary School. Kaya paalala natin, payo natin sa ating mga kapatid na nagbabalak na pumunta dito sa presinto o dito sa kanyang paaralan mamayang hapon, abay agahan nyo na po dahil inaabot talaga ng 1 hanggang 2 oras ang paghahanap ng iyong pangapangalan kung hindi nyo hawak yung inyong mga polling precinct number. Nangyayari kasi, kahit alam nyo yung cluster number ninyo sa lawak na itong paaralan, sa lawak ng paaralan dito sa Bagong Silang Elementary School, abay pahirapan din po talaga bago kayo makaboto. Gretchen. Hey Jenny, yan lang ba yung pangunahing problema dyan? Kamusta naman yung pagdating sa botohan mismo? Mabilis lang ba? At meron ka bang nakausap na COMELEC officer dyan? May possibility ba na ma-extend yung voting hours? Kung sakasakaling hindi nila mahanap yung mga precinct numbers nila at matagalan dyan? Actually, ang problema lang talaga dito yung paghahanap ng presinto kung nasaan ang presinto ka dapat. Dahil yung iba kasi ang nangyayari, dekada na daw silang bumuboto dito sa Bagong Silang Elementary School. Pero pagdating ngayong araw, wala na doon sa polling precinct yung kanilang pangalan. So far, yun lang naman. Pero pag once nakapasok ka na doon sa mga presinto, inaabot lang naman ng 5 to 10 minutes yung pagboto mo at saka makakauwi ka na rin. Doon sa tanong mo kung ma-extend ba, naghahanap pa tayo ng tauhan ng COMELEC dito dahil nga yun isa munang pinoproblema dito ay yung mga senior citizen na hindi mahanap yung kanilang mga polling precinct. Mag-update tayo mamaya kung ma-extend ba yung botohan dito sa Barangay 176. Alright, mula sa Caloocan ng ating kapatid, maraming salamat Jenny Dongon. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.